Hey guys, so gagawa po tayo ngayon ng grilled tenderloin. So yan, ito po yung tenderloin natin. Tapos ituturo natin kung ano yung mga dapat gagawin sa pag-slice at pag-set up. So bago po tayo magsisimula, ito siya. Ito yung chopping board. So maghuhugas muna tayo ng chopping board. Yan. Kuskusin natin yung chopping board natin. Kabilaan. Actually, malinis na rin ito kagabi. Malinisin ko na lang ulit. Kuha po tayo ng basahan ito. Yan. Kung hindi naman natin matawag na basahan, si pampunas to minsan nung mga hindi naman siya ganun kadumi. Yan, para pang ilalim lang or mas maganda kung kuha kayo sa tissue. Ito yung ikuan lang to. In, sample lang to. Kuha kayo ng tissue. Ito yung tissue. Re-remove natin to. Yan. Tissue para sa ilalim ng chopping board. Kuha lang tayo ng kunting tubig. Babasain natin para hindi siya dumulas. Yan. Tapos itong chopping board. Patay ng kung may ikon kayo, may basahan kayo sa kusina na malinis. Pwede yung punasan. Kung may paper towel din naman kayo. Pero depende. Minsan kung hindi naman kayo nagmamandali, matutuyuin nyo na lang. Pwede naman yun. Punasan yun. Ang video tuyo. So ito, tuyo na siya. Ilalagay natin dyan. Para hindi siya ang purpose po kasi hindi siya maggagalaw-galaw. Yan. So, ito yung tenderloin. Kuha tayo ng strainer. Yan. Tapos, kuha tayo ng isang langgana. Yan. Buwasan natin. I-strain natin. Yan. Tapos, kutsilyo, hasaan. So, bago tayo mag-cut, lalamdasa muna tayo. So, ito yung hasaan, ito yung kutsilyo. I-ganon nyo lang. I-ganon nyo. Yan. Tapos, ganon. So, ikot-ikot na. So, ayan, matalas na yung kutsilyo natin. So, dahil ginamit natin hasa, hugasan natin. Yan yung mga proseso. Gasa natin. Ayan. Patuyuin ng konti. Ayan. So, ibabalik na natin ito. So, dito natin siya ilalagay. Punasan natin yung kutsilyo.
para hindi siya masyadong asa. Ayan. So, kailangan natin magkumuha ulit ng puting tissue lang. Kasi panit ng karne, nagmamadali lang po tayo. Punasan po natin. Ayan. Punasan mo na natin. Ayan. Galing natin yung mga dugo-dugo niya. So, ingat din kasi minsan dumidikit yung tissue. So, ayusin muna natin. Cut muna natin siya ng pag-anon. Ayan. Tapos, tanggalin natin yung buntot. Ayan. So, itabi na natin yan. Pwede yan. Diba, may litid siya. So, yung iba, depende kasi yan kung saan ang aayon yung litid. Pwedeng ikunin nyo siyang pag-anon. Kunti lang, tapos hilain nyo lang po siya. Ayan yung litid. Kunti lang, kukuha kayo ng kunti. Ayan, hiwaan nyo siya ng kunti. Tapos hilain nyo lang po. So, yan na yung litid. Ayan. Kunti. Hilain. Ayan. Kasi minsan yung iba, laman na yung kinukuha. Litid lang po yung kukunin natin, ha? Hindi yung laman. Ayan. Iba't ibang uri ng pamamaraan ng pagtanggal ng litid. Ayan, sa akin, ito yung natutunan ko. So, kung kayo may diskarte, depende po sa inyo yan. Kung saan po kayo komportable. So, ayan. So, yan na siya, guys. Oh, ayos na siya. Actually, taba-taba na lang yan. Yung mga pot. So, ito na siya. Ito, hindi natin tatapon yan. Pwede natin gagamitin pang additional soap. Yan. So, ihiwa na tayo. Pag may mga maliit sa dulo, depende kasi kung anong gagawin nyo eh. Kung pang-grill nyo, huwag nyo nang isama. So, ito siya. Maghihiwa muna tayo ng gagawin kasi natin parang cubes lang. So, magsisimula tayo dito sa maliit para makokontrol natin. So, ayan. So, ganyan na siya kalalaki. Ayan. Ayan. Kasi gagawin natin siyang skewer or grill. Ihawin. Ayan. Ayan. So, iku-cubes lang natin. Ayan. So, pag malaki na, hatiin natin sa gitna. So, dahil malaki na, hatiin na natin. Hati. Tapos, simula na naman tayo. Slice. So, tingnan nyo yung kutsilyo ko. Grabe yung talas. Ayan. So, ganyan lang siya kaninipis. Ayan. Pag may maliliit, huwag nang isama. Kasi sayang lang yan pag nasa apoy. Mapangit. Ayan. Slice. Ayan. So ito, gawa ng malinis na siya kanina, pwede nyo po siyang hugasan. Depende po sa inyo kung saan po kayo komportable. Ito kasi, malinis ko na siya, hinugasan ko na siya, hinugasan yung chopping board, hinugasan yung knife, pinunasan. So, pwede na siyang direct timplahan. Kasi minsan, iniiwasan po natin siya minsan na madurog. Gawa kasi na, malambot po kasi siya. Oh, sobrang lambot niyan, baby pack kasi. Pero kung sa mga gusto at masilan, pwede mong hugasan ulit. Wala namang problema. Pero yung malinis na yan. Kasi bago ipack yan kahapon, ire-refack. Ang gagawin ng plastic, hinugasan din. So ngayon ginamit, hugasan din. Ayan. So dahil medyo sa tingin ko naman, good for 3% lang naman. So nakukontrol ko. So parang enough na siya. Ayan. So enough na siya. Kasi may konti. Eh, tatabi na lang natin to. Ayan.
ilagay ko na lang dito. Ayan. Tapos ito naman, pa-plastic ko to. Ngayon kasi chicken soup, tapos bukas beef soup tayo. Ilalagay natin. So, ayan, pa-plastic ko siya. Ayan. Oh, di ba? Konti lang. So magmamarinate na tayo. So magmamarinate na naman tayo ng ating meat. So kauna-unahan natin garlic. Yan. Pero konti lang ilalagay natin, hindi naman lang. Lemon juice, black pepper, nagkumpo pa siya, salt, Arabic spices, paprika or chili powder. Ayan. So may onion powder din tayo. Ayan. So unahin muna natin yung mga 5 pirasong bawang lang. Ayan. 5 pieces of garlic. Halagay natin. Tapos pepper. Kunti lang. Depende na lang po sa inyo niyan kung ilan yung ilalagay nyo. To test na lang. Ayan. Dudurugin lang natin ng konti para mas maganda. Yung bawang kasi, kapag dinidikdik mo siya, lalong tumatapang yung amoy. So, ayan. Kunti, mga 1 minute. At least 2 to 3 hours. So, durog na siya. Ayan. So, ilagay na natin. Buhos natin. So, kunti lang, double check mo, yan, kunti lang, patak lang, ganun din yung chili powder, yan, kunti, tapos ito, susukatin natin do, anong medyo matapang, so 1 teaspoon of Arabic spices, yan. Tapos 1/2 teaspoon na salt. Ayan. Salt. Ayan. Tapos yung lemon juice. One teaspoon. Tapos, so yung oil, pampakuan lang yan para hindi masyado madry. So kahit isang kutsara, pwede rin. Depende na lang. So additional na lang natin yung soy sauce. So maglagay tayo ng soy sauce. Mga 1 teaspoon din. Ayan, punti lang. So kung gusto nyo, nadagdagan ng konting ketchup para lalong lumasa, pwede. So magdadagdag tayo na ketchup. Kahit mga 1 teaspoon din.
Kunting lang. Yan. So dahil marami tayong hinawakan, maghugas muna tayo ng kamay. Apply ng sabon. Yan. So, gagamitin natin yung ating side towel. Unas. So, malinis na yung ating kamay. Saka natin i-marinate siya. Haluin. Tsaka plastikan. Tapos taka na mamaya tutuhugin. So, ayan. Ito na po siya. Ayan. Marinate ko na. Tapos may gulay naman. So, tutuhugin na po natin siya. Ito lang. Siya guys. Ah. Itaplat na natin para mas maganda. So, okay na siya. Ayan. Kasi masyado mo yung ating camera. Ayan. So, ito na po siya guys. Yeah. So, iihawin mo na ito mamaya. Pagkatapos kong tuhugin yung mga gulay. Ito na naman tayo ng gulay. So sa kamatis nito, salt pepper lang ang nilagay ko at saka oil. So salt and pepper oil. So, ito na po siya. Ayan. Ihawin na natin. Ayan. Ayan. Saglit lang yung pag-iihaw natin ito kasi pangit kapag mas ma-overcook. Matigas. Tenderloin kasi. Okay na siya guys. So, luto na. Ayan. Diba ang ganda? Ayan.